ang shower at mga kurtina, ang ganda. Eto pa. Ay nako, ibang-iba na talaga ang itsura ng tenement ngayon. Ibang-iba na rin mula sa labas, no? Ang ganda talaga. At ang banyo, padaan mo na iho. Ay nako, wow, tingnan mo to. Napakaganda. Yung ibang banyo kasi napakabaho at napakadumi pa. Pero ito ang gaganda at may painitan pa ng tubig. Ay, lahat ng ito ay dahil sa tulong ni Mechi. Nakita niyo ba ito? Oh, hindi siya. Hindi ko siya nakita. Ay, nako, iha. Sa oras na pwede ka lang lumabas, makikita mo ang buong tenement. Talagang napakaganda. Kulay rosas. Talagang nakakapanibago. Sobra! At ang banyo, hindi ka maniniwala, iha. O bakit? Anong iniisip mo yun? Ay, malungkot ako, Alan Filo. Napakalungkot ko. Ano tama sa mukha mo? Para kasi ang tagal-tagal ko nang walang nakikita ang ibang tao rito. Mas matindi pa ito kaysa nung nasa loob ako. Isa pa, gusto ko na makasama si Jorge Luis. Ang makausap siya. Malaman kung anong nangyayari. At malaman kung balutin ba ang tingin niya sa akin tulad ng mama niya. At paano naman kaya natin malalaman niya? Ay, Aling Filo, alam mo, dapat sinabi na lang natin sa sulat na nandito ko para makapunta siya. Hindi, iha. Ano ka ba naman? Tama lang na hindi mo sinabi. Paano kung yung mahaderang nanay niyang nakabasa ng sulat? Tapos kunin ka bigla ng mga pulis at ibalik doon sa mental. Ay, oo nga. Tama kayo dyan. Mas mabuti na rin siguro na hindi niya alam. Kasi naging napakasama niya din naman sa akin noon. Pero nung pinuntahan niya ako sa ospital at hindi siya pinapasok, sinabi ni Nurse Alma na nagpaabot daw siya ng mga halik. At ng pagmamahal niya. Ang sarap makatanggap ng ganun, hindi ba? Madalas nagbabago ang isip niya tungkol sa akin. Sinusunod niya lang kung anong sinasabi ng mahadera niyang mama. Buti na lang, hindi niya alam kung nasan ako. Pero gusto kong malaman kung nabasa niya yung sulat ko, kung binabantayan niya ba mga kapatid ko. Umasa na lang tayong oo, iha. Susubukan kong pumunta sa bahay nila. At pag nakita ko siya, itatanong ko sa kanya. Aling Filo, pwede mo ba akong ikuha ng damit doon? Bakit, iha? Eh, kailangan ko kasing bayaran yung bagong abogado ko kapag may pagkakataon na ako lumabas dito sa tenement. Nababaliw ka na ba? Paano naman kung mahuli ka? Siyempre, mag-iingat ako para hindi ako mahuli. Alam mo, Aling Filo, para tantanan na nila akong lahat, ibabalik ko na lang ang perang gusto nila. Ay, nako naman. Ito na naman tayo, iha. Hindi, seryoso ko, Aling Filo. Basta tingnan mo, kapag binalik ko lahat ng perang iniwan sa akin ni Santiago, hahayaan na nila akong mabuhay ng mapayapa. Sigurado ako dyan. Anong ginagawa ng mga pulis at hindi nila mahanap yung tindera? Ano? Nagbabantay pa rin po ba si Cordelio ngayon sa pagkakas? Nagawa ng plano. Maganda ang ideya ni Cordelio, pero hindi natin naisip na matalino ang babaeng yun. Walang Maria Mercedes na nagpakita sa bangko. Ah, saan kaya siya? Malamang nasa isang magandang taguan na siya. Oo, pero saan naman? Hindi ka pa nag-iisip? Nakakalabay ka ba kung alam ko kung nasa siya? Paano kami nangyari na sa kanya kaya ganun? At ano naman kaya? Ano? Pinagdadasal ko si Mercedes dahil mukhang kinalimutan na siya ng Diyos. Siraulo! Ako ay pagdasal mo dahil ako ang nanay mo! At tindihan niyo na isang walang kwentang tao nilanggol nila sa buhay natin dito sa loob ng pamamahay na ito. Walang silbi. Sana kunin na siya ng demonyo ngayon, Ken. Ora mismo! Mama, ano bang medya sasabi mo? Kailan mo magpapakita ang baliw na iyon? Kailan? Kita si Jorge Luis dito. Baka naman wala siya rito at hindi pa rin umuwi dito sa kanila. Bakit mo minaman mo na ng bahay na ito? May plano ka bang pagnahawan sila? Yung kaibigan ni Maria Mercedes, yun ah. Halika rito, huwag ka na magpatsag dyan. Ay, sir, hindi mo ako kilala. Huwag mo akong tatawagin mag-anakaw, ha? Eh, bakit ka nga nandun? Nagmamatsag ka ba?
Hindi, hindi, hindi. Alam mo kasi, naghahanap ako ng mapapasukan bilang kusinera. At nagbabakasakali lang ako na baka kailangan nila. At sa mga ganyang bahay, syempre kailangan nila ng mga ganon. Seryoso ko, mga polis. Mukha ba ako nagsisinungaling? Sagutin mo ang tanong ko, Berenice. Meron mo kasi babae sa labas. At kinakausap siya ngayon ng polis sa labas ng bahay. Mukhang seryoso. Siya nga yun. Kaya hindi ka natindihan ng tiket ang babae yun. Ano talaga bang hindi mo ako pinaliniwalaan niyo? Kapag nakita pa ulit kitang pag-aalagala dito, dadali na kita sa presinto, ha? O sige, Mama Polis, opo. O sige, mauna na ako. Sila. Ano ginagawa ng babae niya sa pamamahay ko? Opo, gusto lang niya makibalita tungkol kay Madam Maria Mercedes. Baka alam niya kung nasan siya. Sa tingin mo, Mama? At hindi. Baka alam niya. Sigurado ko alam niya. Mama, anong gagawin mo? Mama! Hoy, babae! Ali, sige! Ali! Sandali! Pakita mo mo kayo, babae niya. Ngayon lang, bilis! Opo. Ay, talagang sinubong pa ako ng bruhan to para mapahiya ako. Sandali! Sandali na, ma'am! Sandali na, sabi! Ay, Masha! Sandali na, tumingin!